Ilang dekada na ang lumipas at nauwi na lang sa pagkabulok. Ang tanong dito, ang nuclear power plant ba ang tanging solusyon upang mapababa ang bayarin sa kuryente? Pero dahil sa luma na ang nuclear power plant, dapat bang magtayo na lang ng panibago o kaya pang i-revive ito? Lahat ng yan pag-uusapan natin, kaya kung mahilig ka sa history at nagustuhan mo naman ang video na ito, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click mo yung notification bell para updated ka sa mga upcoming videos. Also, please subscribe to my second YouTube channel, ang Air Cinema, and Facebook page kay Chubero. Pilipinas ang isa sa pinakamataas na singil ng kuryente sa Asia at kinukonsidera itong mataas kung ikukumpara sa global standard. Dahil na rin sa masyado tayong umaasa sa imported na langis at uncompetitive market structures. Sa kabila ng pagpapatayo ng iba't ibang mga planta ng kuryente gaya ng mga dams, windmill, solar power plants at geothermal plants sa ating bansa, ay hindi pa rin nalulutas ang hinaing ng mga Pilipino sa mataas na singil sa kuryente at kadalasang pagbabrownout sa iba't ibang mga lugar. Isa sa mga nakikitang solusyon dito ay ang muling pagbuhay sa natenggang nuclear power plant sa Bataan. Ang iba nating mga kababayan na sapat lamang ang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin para sa pamilya, siyempre ang tanong dito ay magiging sagot nga ba ito para tuluyang mapababa ang singil sa kuryente? O magiging dagdag lamang ito sa pangamba sa kaligtasan ng mga Pilipino? Muling ang pinag-aaralan ang posibleng paggamit sa natenggang nuclear power plant sa Bataan, kabilang dito ang pagkonsulta sa mga nangangambang residente. Matatandaang gumastos ang Pilipinas ng $2.3 billion sa pagpapatayo ng 621 megawatt Westinghouse pressurized water reactor sa Bataan na natapos noong 1984. Ngunit niminsan ay hindi ito napagana o nagamit man lang. Nagsimula ito nang maitatag ang Philippine Atomic Energy Commission na na-establish taong 1958. At taong 1973 naman nang i-anunsyo ng dating presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos, ang pagpapatayo ng isang nuclear power plant ay upang matugunan ang kakapusan sa supply ng kuryente sa Luzon na epekto ng 1973 oil crisis sa Middle East. Napakalaki ang naging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Kaya naman ang pagpapatayo ng isang nuclear power plant ang nakikitang magiging solusyon sa lumalaking demand sa kuryente sa ating bansa at para na rin mabawasan ang pagiging dependent natin sa imported na langis. Nagsimula ang konstruksyon ng Bataan Nuclear Power Plant noong 1976 sa isang 3.6 square kilometer government reservation sa Murong, Bataan. Ngunit isa sa naging pangamba ng ilan ay nakatayo ang naturang istruktura malapit sa isang major geological fault line at malapit din ito sa Mount Pinatubo na nooy kilala pa bilang isang hindi pa aktibong bulkan.
Matapos ang 1986 EDSA Revolution na nagpatalsik kay Ferdinand Marcos sa pagkapangulo at ang 1986 Chernobyl disaster sa Ukraine, nagdesisyon ang pumalit sa pwesto na si Corazon Aquino na huwag ituloy ang pag-operate ng naturang planta, gaya na din sa pagtutol dito ng mga residente sa Bataan at dahil na rin sa maaaring idulot nito na kapahamakan, lalo na't questionable din ang integridad ng naturang istruktura. Binalak din ng mga sumunod na administrasyon na i-convert na lamang ito sa isang oil, coal at isang gas-fired power station. Ngunit hindi din ito naituloy dahil sa pagsasayang lang daw ito ng pera ng bayan. Tinatayang aabot din sa $1 billion ang gagastusin kung i-rehabilitate ang naturang planta at 40 million pesos naman kada taon ang gagastusin sa pag-maintain nito. Isa rin sa naiisip nila na gawin na lamang itong tourist attraction. Nagpaalala naman ang ilang mga scientist sa maaaring panganib na dulot ng pagbubukas nito. Gayunpaman, sinabi ng mga official ng Philippine Institute of Volcanology at Seismology na ligtas ang kinakatayuan ng nuclear power plant. Year 2017 nang magtungo dito ang ilang mga representatives mula sa Rosatom State Atomic Energy Corporation mula sa Russia para i-assess ang planta. Ayon sa kanila, aabot sa $3 to $4 billion ang magagastos sa rehabilitation at nire-recommenda nilang magtayo na lang ng bagong nuclear power plant sapagkat outdated na ang design ng planta at hindi na cost-effective. Kung sakaling matuloy ang pag-rehabilitate dito o magpatayo ng bagong nuclear power plant, narito ang ilang magiging benepisyo nito. Ang nuclear energy ang isa sa mga pinaka-cost-effective energy solution o mas mura ang gastos sa pagpoproduce ng kuryente kaysa sa gas, coal o langis. At mas kontrolado din ang presyo nito kumpara sa inaangkat nating langis na regular na nagbabago ang presyo. Kung ang ilang power plants ay nakadepende sa panahon gaya ng solar at wind power, ang nuclear power ay hindi naapektuhan ang kahit anong uri ng panahon. Swing din ang operasyon nito at kayang-kayang mag-produce ng non-stop na kuryente sa buong taon, kaya naman isa itong good returns sa investment dahil walang delay sa energy production. Mas stable din ang production nito ng kuryente at pwede itong mag-adjust pataas o pababa kung sakaling mahina o malakas ang pag-generate ng kuryente mula sa solar at wind powers. Mas mababa din ang polusyon ang naidudulot nito kumpara sa mga power plants na pinapatakbo ng fossil fuel. Uranium ang pangunahing elemento na nagpapatakbo sa isang nuclear power plant at mas marami tayong reserve nito kumpara sa mga fossil fuels na unti-unti nang nauubos. Ang nuclear fission o ang pag-generate ng nuclear energy ay nagpo-produce ng mas malaking amount ng energy kaysa sa pagsusunog ng fossil fuels gaya ng gas, langis o coal kung saan 8,000 beses na higit na mas efficient ang nuclear power plant sa pagpo-produce ng energy kaysa sa traditional na langis. Sa kabila ng magagandang dulot ng nuclear power plant, narito rin ang ilan sa hindi magaganda at peligro na maaaring idulot nito. Ang pagpapatayo ng isang nuclear power plant ang isa sa pinakamagastos na umaabot sa 2 hanggang 9 na bilyong dolyar o 100 hanggang 400 bilyon pesos at hindi pa kasama ang mga gagastusin sa pag-maintain at pag-ooperate nito.
Isa din sa mga naiisip ng tao kapag nababanggit ang nuclear power plant ay ang aksidenteng maaaring maidulot nito. Gaya ng nangyari sa Chernobyl na kumitil ng higit na 10,000 mula sa long-term effect ng radiation mula sa rehiyon. Gayon din sa Fukushima power plant sa Japan na naapektuhan ng tsunami noong 2011 at nagpapatunay na kahit gaano pa kaligtas ang pagdidisenyo nito ay maaari pa rin magkaroon ng aksidente. Hindi man ito nag-e-emit ng carbon dioxide, nagpo-produce naman ito ng radioactive waste na kailangang isecure sa ilalim ng lupa ng maayos dahil sa lubha itong mapanganib sa kalusugan ng tao. Ang pagmimina at enrichment ng uranium na kailangan sa pagpapatakbo ng nuclear power plant ay nakakasama naman sa kalikasan. Maaari din itong magdulot ng security threat dahil baka gawin itong pangunahing target ng mga terorista at magkaroon ng kaguluhan. Gayun din na maaaring gamitin ang mga uranium sa paggawa ng nuclear weapons. Sa ngayon, coal power ang pangunahing source of energy sa Pilipinas at nananatiling pinakamura at most reliable option. Ngunit kapos pa rin ito sa lumalaking demand ng kuryente sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Energy, tinatayang aabot sa karagdagang 10,191 megawatts ng kuryente sa taong 2030 ang kailangan para matugunan ang lumalaking demand dito. Kaya kung bubuksan ang Bataan Nuclear Power Plant, masusuplayan nito ng 10% ang demand sa kuryente. Maiiwasan din ang madalasang power shortage at pagtataas ng yellow at red alert ng mga power grids. Yellow kapag mababa na ito sa required reserve at red naman kung wala nang sapat na supply ng kuryente. Mas magiging mababa din ang singilan sa kuryente, katumbas nito ang 2 pesos per kilowatt kumpara sa 6 pesos per kilowatt na binabayaran natin ngayon. Sinasabi rin na mas ligtas ang disenyo ng Bataan Nuclear Power Plant kumpara sa nuclear power plant sa South Korea at Fukushima power plant sa Japan. Nakatayo ang Bataan Nuclear Power Plant 18 meter above sea level na nakadisenyo upang makayanan ang intensity 9 na lindol na maaaring magresulta ng 10 meter na tsunami. Nakadisenyo man ang Bataan Nuclear Power Plant para maiwasan ang mga volcanic hazard mula sa dalawang bulkan na malapit dito, pero nariyan pa rin ang panganib dulot ng mga pyroclastic density o lava sa ilalim nito na hindi kayang solusyonan ng mga inhinyero. Kung sakaling magkaroon ng nuclear disaster, hindi naligtas pa ang huminga sa loob ng 10-mile radius mula sa site at posibleng delikado na ring inumin ang tubig at kainin ang mga pagkain mula sa 50-mile radius. Hanggang ngayon ay pinagdedebatehan pa rin ng ilan ang tungkol sa pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant at paggamit ng nuclear power para matugunan ang lumalaking pangangailangan natin sa kuryente. Isinusulong rin ng karamihan ang pagpapatayo ng mas marami pang renewable energy gaya ng solar power at wind power plant sa iba't ibang bansa na masigit na kaaya-aya at ligtas na gamitin. Buksan man o hindi ang Bataan Nuclear Power Plant, responsibilidad pa rin ng gobyerno na mabigyan tayo ng sapat na pangangailangang pang-elektrisidad dahil isa ito sa pangunahing pangangailangan natin sa araw-araw na pamumuhay. Got it all planned out, love. Every day of our lives. I'll start by waking you up with kisses to remind you that you're mine.
head into the kitchen. Have breakfast with your favorite cup of tea. And I'll spend my mornings wishing that I could form the words to make you see. I'll never be the same because of you. I'm changed for the better, and I just can't explain. Hey, baba tayo guys. Silip tayo dito kung matatanaw natin ang nuclear power plant. You walk me down the pavement, right up to my driver's door. Alright guys, so hindi tayo makapasok dun sa gate ng nuclear power plant sa mismong entrance kasi bawal talaga, hindi daw talaga sila nagpapapasok. So ang gagawin na lang natin ngayon ay magbabangka tayo, kukuhanan lang natin ng konting shots etong nuclear power plant. Ayan na siya guys, eh, oh. Nagubad na tayo ng sleeper kasi kita nyo, oh, mukhang hanggang tuhod yung tubig. So galing na raw dito si Atom Araulo ba yun? Si Atom, basta si Atom. And ganito rin daw yung ginawa niya, nagbangka para kuhanan yung nuclear power plant. And di rin sila nakapasok. Basta hindi tayo tatao ba? Ay, buti kalma yung tubig, hindi maalon. Tsaka low tide. Ang maalim na niya, kuya. Ha? Gasolina. Marami ba kayo nahuhuling isda dito? Oo, mahina ang isda ngayon. Ah, mahina ngayon? Kapag tagabagiwan, marami. Kapag ano? Tagabagiwan. Pagtagbagyuhan. Linaw ng tubig, no? Makoral lang. Lahat yung part na yan guys, sakop mismo ng nuclear power plant. Government property pala ito. Lahat ito. Ang alin? Ah, ito lahat to eh. Government reserve. Against the light. Ano daw yan? Oo nga yan na ngayon. Ayan, kita na natin dito.
talagang luma na siya, no? And kaya nga kailangan siyang i-rehabilitate, kailangan siyang i-rehabilitate kung bubuksan nila. Pero dahil nga sa luma na yung mismong structure, mga makina ng power plant na ito, kailangan na siyang, kailangan gumawa na ng bago. Okay lang dito? Ah, talaga? Pero pag picture na, okay lang. Oo nga eh. Okay, so mabilisan lang itong comment natin about dito sa nuclear power plant. Kung ako ang tatanungin, syempre pabor ako na i-revive na lang ang nuclear power plant. Kasi ako guys, nagre-research din kasi ako and nagbabasa talaga ako. So kapag may nabasa ako, may na-research ako, nagre-research pa ulit ako. So maraming research yung ginagawa ko. And ayon sa aking mga na-research ay kaya pa talagang i-revive ang nuclear power plant sa Bataan. And naniniwala ako sa mga eksperto at sa science. And I hope na magawa ito soon. Kasi talagang grabe yung pagtaas ng kuryente natin, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na sapat lamang yung kinikita araw-araw, ano, sila talaga yung kawawa sa pagbabayad ng kuryente. Kayo ba, ano yung opinion nyo about dito sa nuclear power plant? Pabor ba kayo sa revival or magtayo na lang ng panibago? Comment down below. Again, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa another episode natin ng Noon at Ngayon. At kung ikaw ay bago lamang sa channel ko at nagustuhan mo naman yung video na ito, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe. Tapos i-click mo yung notification bell para updated ka sa mga bago nating videos na ina-upload. And please subscribe to my second YouTube channel, ang Air Cinema. And follow nyo na rin ako sa aking Facebook. I'll see you again on our next vlog. The same about it, but I'll try to find ways to ease the doubt.